Magandang araw at welcome sa aking channel. Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo ang mahalagang parte ng Microsoft Excel. Alam naman nating lahat na isa sa pangkaraniwang ginagamit natin ay ang Microsoft Excel. Sa school, business at trabaho. Ito ang parte o parts ng Microsoft Excel Workbook. Number 1. Title Bar. Ito ay makikita sa pinakataas na parte ng ating Excel Worksheet. Dito mo makikita kung ano ba ang file name ng Excel Sheet na ginagamit mo. Number 2. Quick Access Toolbar. Dito mo makikita ang Excel icon, save icon para i-save ang gawa mo, at ang undo and redo button. Number 3. Control Buttons. Dito mo makikita ang minimize, maximize, at close button. Number 4. Scroll bar. May dalawang uri ng scroll bar sa Excel worksheet. Ito ay ang horizontal scroll bar at vertical scroll bar. Number 5. Column bar. Ito ang patayong guhit na humahati sa Excel sheet. Gumagamit din ito ng mga letra upang maging tanda sa bawat cell at ito ay nagsisimula sa letter A hanggang Z at pagkatapos ng Z ay AA na ang kasunod hanggat umabot ito sa limit ng paggamit. Ang limit ng paggamit ng column ay 16,384. Number 6. Row bar. Ito ang kaliwang bahagi ng Excel worksheet at ito ang paigang guhit na humahati sa mga cell, kung ang column bar ay letra ang tanda. Ang row bar naman ay numero o number ang ginagamit na tanda. Sa isang Excel worksheet may 1,048,576 na row. Number 7. Leaf o sheet bar. Dito mo makikita ang worksheet na kasalukuyang ginagamit mo. Pwede ring mag-add ng ilan pang worksheet kung kinakailangan at maaari ring palitan ang worksheet name. Number 8. File tab. Ang file tab ay maaring pindutin upang makita ang iba pang mga option at settings ng Excel worksheet. Kapag na-click mo ang file tab, ito ang lalabas na view. Dito mo makikita ang info, ito ang information ng iyong worksheet. New, kung nais mong mag-open ng bagong Excel worksheet. Open, kung nais mong mag-open ng mga lumang Excel file. Save at save as, para i-save ang iyong ginagawang worksheet. Print, dito mo lang makikita ang print option kung nais mo nang i-print ang iyong ginawang worksheet. Share, kung nais mong i-share sa email o iba pang messenger. Export, kung nais mong kumuha ng worksheet sa iba pang Excel file. Close, para i-close ang worksheet. Account, ito ang Microsoft account. Option, dito mo makikita ang iba't ibang option o settings na kailangan mo sa iyong worksheet. Number 9. Menu bar. Ang menu bar ay makikita sa itaas na bahagi ng worksheet. Dito mo makikita ang iba pang option or settings ng iyong worksheet. Ito ay ang mga sumusunod. Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Preview, View. Number 10. Toolbar o Ribbon. Sa bawat menu bar may iba't ibang tools or ribbon na lalabas. Yun ang mga na-highlight kanina sa number 9 o menu bar. Sa susunod na video, ipapakita ko isa-isa kung anong meron sa bawat menu bar at saan ginagamit ang mga option or tools na ito. Number 11. Name box. Dito mo makikita ang tanda o address ng kasalukuyang cell na ginagamit mo. Ang cell name ay pinagsamang column letter at row number. Number 12. Formula bar. Ito ang formula bar. Dito mo makikita ang nilalaman ng kasalukuyang cell na ginagamit mo. Maaari mo ring makita ang formula na inilagay sa cell para mas makita ng buo ang text o formula. Number 13. Zoom controls. Ang zoom controls ay para mapalaki o mapaliit ang view ng iyong spreadsheet. Madalas itong gamitin sa maraming data na nakastore sa spreadsheet. O pag nais mong makita ng kabuuan ang spreadsheet. Para mapalaki pindutin lamang ang plus sign, pag nais mo namang paliitin ang view. Pindutin lamang ang minus sign. Number 14. View buttons. May tatlong uri ng view buttons. Una ang default o normal view. Ito ang view na naka-display pagka-open mo ng Excel spreadsheet. Pangalawa ang page layout view. Ito ang magiging view kapag pinili ang page layout view.
Pangatlo ang page break view. Ito naman ang view ng spreadsheet pag pinili ang page break view. Madalas itong gamitin pag may mga adjustment sa margin ng iyong spreadsheet at kung nais mong i-adjust ang view kapag ipiprint na ito. Number 15, cells. Ang cells ay ang tawag sa bawat box na makikita mo sa buong spreadsheet. Maari mong baguhin ang sukat o laki ng bawat cell. Dito naka-store o contain ang bawat text o formula na iyong ilalagay. Ang bawat cell ay may tanda o cell address at yun ang makikita sa name box o cell name box. At ang pinakahuli at pinakamalaking part ng Excel workbook. Number 16. Spreadsheet. Ito ang kabuuang Excel sheet. Dito nakapaloob ang row, column, cells at iba pang parts ng Excel sheet. Ito ang pinakamalaking parte ng Excel workbook. Maraming salamat sa panunood ng aking tutorial video. Sana ay nakatulong ito sa inyo. Kung bago ka lamang sa channel ko, mag-subscribe na. Pindutin lamang ang subscribe button, paki-like na rin ang video na ito at pindutin na rin ang notification button para makatanggap ng notification sa mga bagong video dito sa aking YouTube channel.